Pambansang Loyalista. Pambansang Loyalista. Di ko mo makikita. Di ko mo makikita. Pambansang Loyalista, dito makikita ang totoong balita. Uno, dos, tres. Pambansang Loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga kapiel. Taas kamay po sa umasa, ha? Pero nabigo sa pangako na 10,000 ayuda bawat pamilyang Pilipino ni ni Alan Peter Cayetano. Taas kamay. Sa pagkakataong ito, mga kapiel, muling binuhay po sa kamara, ha? Ang 10,000 ayuda sa bawat pamilyang Pilipino. Pero hindi na po si Alan Peter Cayetano ang nagsusulong, mga kapiel. Nilagay ko lang po si Alan Peter Cayetano sa thumbnail para mas madali po ninyong matandaan, kasi nga nabansakan diyang Boy 10K. Ano di ba? Kababayan niya ang nagsusulong ngayon sa kamera. Mamaya malalaman niyo po. Bago ko po simulan, makikisuyo po muna ako sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan. Baka naman, at pakiclick na rin po ang notification bell para updated po sa lahat ng upload. At huwag niyo naman pong kalimutan, mga kapiel, palike po sa video, ha? Maraming salamat po. Makikisuyo lang naman po ako. Ito na. What? Wala pa ko yan ko. Relax. Hindi po yung nagsusulong ang pinagtatawanan ko, mga kapiel, ha? Baka mamaya mapanood niya, sabihin, pinagtatawanan ako ng tao to. Hindi po siya. Yung naunang nagsulong po nito, si Alan. Naalala ko na naman kasi. Pambira. Bakit kasi binuhay pa ito eh? O ayan o. Diba? 10,000 ayuda bill. Ayan. Binuhay sa kamara. Ayos. Ayos pala. Hindi pala what? Ayos pala, mga kapiel. Ikaw talaga, Kuya. O eto na. Seryoso na po tayo, mga kapiel. Binuhay ng isang mambabatas mula sa Metro Manila ang panukalang pagbibigay ng 10,000 ayuda sa bawat pamilyang Pilipino upang makatulong umano sa epekto ng pandemya at mataas na presyo ng bilihin. Ayos, maganda ang hangarin ng kababayan ni Alan Peter Cayetano. At ganoon din naman po kay Alan Peter Cayetano. Maganda rin po yung hangarin niya. Kaya lang, naun siya, may. Ito pa. Ayon kay Tagig Representative Ricardo Cruz Jr., siya po, mga kapiel, ang bumubuhay ngayon ng 10,000 ayuda nga sa bawat Pilipino. Wala nakaligtas sa epekto ng pandemya at mataas na presyo. Kaya lahat ay dapat na tulungan ng gobyerno. Ayos, mukhang may patama pa ito sa mukha lang sa administrasyon ni PBBM. No matter age, occupation or social class, we are all struggling, sabi ni Cruz sa explanatory note ng kanyang panukalang 10,000 pag-asalo. Ayan. Ayos. 10,000 pag-asalo, mga kapiel. House Bill number 7698. Sa ilalim ng panukala, asa na tayo? Prioridad na maging benepisyaryo ang pinakamahihirap na pamilya. Una, senior citizen. Pangalawa, person with disabilities. Pangatlo, solo parents. Ayan, pang-apat. Natanggal o naalis sa trabaho. Panlima, medical frontliner kasama ang mga barangay health worker, pamilya ng overseas
Filipino workers. Ayos! Kasama ako dyan. Kasi OFW asawa ko eh. Oh, sana nga, mga ka-PL. Sir, teka lang ha. Mamaya ko natuloy yung basa. Sir, sino nga ito? Si Ricardo Cruz ba ito? Oh, sino nga ito? Ulitin ko lang nga. Nakalimutan ko eh. Baka mamaya magkamali tayo, mapagalitan tayo eh. Asa na yun? Nawala pa yata. Oh, Ricardo Cruz nga po, mga ka-PL. Sir, sana po maisulong niyo po ito. O napakarami po makikinabang? OFW pa lamang, ha? I mean, pamilya pa lamang ng mga OFW. Napakarami na po. O di ayos, di ba? Sir, sana po swertehin kayo kasi si Alan Peter mo minalas eh. Hayaan niyo po si Ricardo Cruz. Ipapanalangin po namin na magtatagumpay po kayo sa hangarin niyong ito. Tuloy ko lang. Mga hindi nakatanggap ng ayuda sa ilalim ng Social Amelioration Program. Uy, kasama pala ito. Filipino citizen na mayroong Philippine National ID at iba pang vulnerableng sektor. Ayun. Abay, napakarami na pala nitong makikinabang, mga ka-PL, kapag pumasa po ito sa kamera. Hayaan nyo po, si Ricardo Cruz, ipapanalangin po namin kayo na pumasa po ito, pirmahan po ito lahat ng mga mambabatas dyan sa kamera. Ansa gano, marami pong makinabang at sana wag pong mayari na matulad po kay Boy 10K. Kasi po, mababansakan kayong kayo na po ang bagong title ng Boy 10K. At diba? Yun lang po yung sa akin. Baka ho mababansakan kayo. Kaya hayaan nyo po, sir. Ipapanalangin po namin. Ayos! Dito na po tayo sa pangalawang pag-uusapan natin, mga kapel. Matindi po itong pangalawa. Kasi mukhang madadawit po yata dito si Inang. Naku, Inang. Ha? Mapapasama na naman yung pangalan nito ni Inang sa vlog na to, mga kapel. Eto, Harvard po, mga kapel. Ha? Magtuturo na po ng lingwaheng Tagalog. At iba't iba pa. O, basahin ko lang. Sa kauna-unahang pagkakataon, ayan na. Ia-alok ng Harvard University ang wikang Tagalog bilang kurso para sa academic year 2023 to 2024. Ayos, eto na. Ayon sa Harvard Crimson, kukuha ang Department of South Asian Studies ng 3 preceptors o guro na magtuturo ng nasabing kurso. Ayan na. Di ba doon na po galing si Inang? Panawagan ko lamang po sa Harvard. Sana kunin niyo na po si Inang. tatlo lang eh. Hindi ko alam kung tatlong parehas Pinoy. Kasi ang nasabi po dito, mga ka-PL, tatlong klaseng lingwahe, mamaya malalaman nyo po. Pero isa na po dun ang Tagalog nga na ituturo na sa Harvard. Total po, Harvard, si Inang Lenlen, dating Vice Presidente ng Pilipinas, dihamak po siguro na mas kilalang tao siya kaysa dalawang kukunin pa ninyo na magtuturo din ng iba pang lingwahe. Gawin niyo na pong tawag nito, principal si Inang Lenlen nitong dalawa. Ano ba? Mga kapil, ano siya eh? Kumbaga, titulado siya, mga kapil. Kilalang tao, ha? Dating pangalawa sa pinakamataas na opisyalis sa ating bansa. Karapatan niya po na gawin siyang principal nitong dalawa. Oy, dalawa lang yung yung babantayan niya. Ayos!
Oh, ituloy ko yung basa. Ito na po yung iba pang wika. Bukod sa wikang Tagalog, ayan, mayroon na rin kurso sa universidad na nagtuturo ng wikang Thai at bahasa Indonesia. Ayan ang ibig kong sabihin, mga ka-PL. Kaya tatlo po ang kukunin na mga Asyanong guro. Ayan. Maglalaan ang universidad ng $1 million na pondo para sa magkukuhang guro na siyang inaasahang magtuturo sa 3 hanggang 5 taon. Tuloy niyo na po si Inang. Harvard, huwag niyo pong kakalimutan sana si Inang. Kaysa naman siya, tumakbo siya sa 2025 at maloteng siya. Masakit na naman po yung dibdib niya. Eto na lang po siya sa Harvard. Walang talo ron. O laking halaga o, $1 million, ilalaan ng Universidad ng Harvard para doon sa tatlo nga na magtuturo, mga ka-PL. Inang, doon na lang po kayo. Huwag na po kayo dito. Kasi naman sa makikita ulit namin kayo, magsuot kayo ng samurai costume. Ngayon, kita nyo sa social media, ginawa pong katatawanan. doon po, maiiwas po kayo doon sa intriga tulad ng mga nakaraang ginawa ninyo. Di ba? Ayos! So hanggang dito na lamang po, mga ka-PL, baka umaba pa tayo eh. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-iingat kayo lagi. Be blessed!